Isang karapatan at pangangailangan ang pagkakaroon ng maayos at disenteng palikuran. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagtitiis sa marumi, tagpi-tagpi at gawa-gawang palikuran. Ganyan ang purma, nandito ka. Ahawa ka mo pa yan, nakaganon ka. Ahawa ka, nakasikat ka ng ganon. Itatago mo na yung sarili mo. Dito sa Pilipinas, nasa 50 milyong tao ang walang sariling palikuran na may sapat na sewerage treatment para sa dumi ng tao. Ang kwento ni Aling Bebe, gumagamit sila ng arinola, parang plastic yan na container. Yun na yung palikuran, doon na sila dumudumi, doon na rin umiihi. Saan po kayo pupuesto? Dito po. Yung bahay kasi na to, nasa ilalim na ng tulay, mababa yung ceiling. Tapos pag nandun ka, talagang maririnig mo yung mga sasakyan at saka yung mga truck na dumaraan. Ang iba, kanya-kanyang diskarte na lang para matugunan ang tawag ng kalikasan. Pangarap ng 24 taong gulang na si Kyle Terence Abanto na maging isang direktor. Hey guys, tara sagutin natin yung mga katanungan nyo. Sa kanyang mga video, makikita kung gaano siya kasigla at kaaktibo. Pero nagbago ang lahat nito lang nakarang taon nang ma-diagnose siya na may stage 5 chronic kidney disease. Symptoms na po ako tulad ng pamamanas, tapos yung pinaka-worst na experience ko noon, grabe na po yung pagsusuka ko at di na po ako makakain. Kaya mula sa kanyang pangarap na director's chair, si Kyle, sa upuang ito sa dialysis center na mamalagi, 3 beses sa isang linggo. Di ba po, 24 years old ako. Siyempre, dun po papasok. Parang nagfa-flashback lahat. Kasi before po ako magkasakit, andun na. Isa po akong filmmaker, photographer, dancer. Kumbaga, unti-unti ko na pong inaabot yung pangarap ko eh. Tapos bigla kang isang snap lang. Kailangan mong i-dialysis. Akalain mo yun, dialysis patient sa Pilipinas, 7 milyon na. Sa kabila ng pinagdaraanan, si Kyle tuloy sa paggawa ng video. Tara, samahan niyo ako mag-dialysis. Katunayan, ang ilan sa kanyang dialysis journey, ginawa niya ng vlog. Sa 3 araw, kada isang linggong pagdadialysis, ay nakakaubos ng lakas. So yun, yung mga sumunod na content ko na, since napansin kong nakakapansin sa akin ay mga nagdadialysis din. So, ang ginawa ko is more on dialysis na rin po yung content ko. Kumbaga, tulad ko nung unang stage na down ako na nawawala na ng pag-asa, yun, nagkakaroon po sila ng hope at inspiration para ipagpatuloy yung buhay nila. Sa komunidad na ito, dito sa Islang Puting Bato, lahat ng mga residente walang sariling banyo, maliban na lang dun sa mga makeshift na palikuran. Dito nga sa kalsadang ito, minsan makikita mo yung dumi ng tao, may mga naliligo na rin dito sa mismong kalsada, o kaya naglalaba. Apat na dekada nang nakatira dito sa Tondo si Anelia Austria, 44 years old. Nakatungtong sa dagat ang maliit na barong-barong na kanilang tinitirhan. Ito yung CR. Tapos ilan po kayong... Yung mga nandiyan sa harapan, anak ko, ako... Ilang bahay? Tsaka dito. Ang gumagamit nito? Apat na bahay. Okay. Yung pinapakita sa atin ni Ate Anelia, yung CR nila, barang buta siya, tapos diretso na to sa dagat. Ginawan daw niya ng paraan para kahit papano, meron silang sariling banyo. Isang maliit na silid sa sulok ng bahay. May pintuan at may kubeta. Makeshift po siya na kubeta, no? So yan, diretso na rin po sa dagat, hindi nangangamoy. Siyempre, pangit din naman, wala ka talagang CR. Maganda kami sarili. Wala naman kami magawa kasi nga, salta lang kami dyan. Sa dami dito ng tao, wala nagtsatsagang gumawa ng sariling yung baul talaga. So pag gagamitin yung para dumumi, isushoot mo na lang. Hindi ka na malagastos sa tubig, isang tabo lang. Isang tabo, okay na.
Sa dagat kung saan din nila minsan kinukuha ang kanilang mga pagkain, dumidiretso ang kanilang mga dumi. Sa ilalim naman ng tulay na ito, limang pamilya ang nakatira. Isa na rito si Aling Bebe. Magtatatlong dekada na sila rito. Ngayong umaga, bitbit niya ang isang balde, hindi para magigib o maglaba, kundi para itapon ang mga naipon na nilang human waste sa loob ng 2 araw. At dahil walang sariling palikuran, sa gitna na sila ng kalsada naliligo at nagkukuskos ng katawan. Ang kubeta namin, arenola. Yung ano ng pintura, lalagyan ko ng plastic. Tapos yung katawan ng tumahe, natali namin. Tapos namin sa basura. Diyan naman, pag may pera kami pambayad, diyan kami nagsisiyar sa tawid. 10 piso. Binisita ko ang tinutulugan niyang bahay sa ilalim ng tulay. Ipinakita ni Aling Bebe kung paano ang diskarte nila sa tuwing kailangang dumumi. Gumagamit sila ng arenola, parang plastic yan na container. Yun ang palikuran, doon na sila dumudumi, doon na rin umiihi. Pero saan po kayo pupuesto? Dito po, tinatakpan ko lang po ng plywood sa labas dito. Hindi ba kayo natatakot na baka bigla na lang may dumating? Ilanong po namin, sinisigawan po namin. Uy, huwag muna kayo pumunta rin, nagsisiyar kami. Ito, ginagayang pag dumudumi kami, yan, ganyan. Halalagyan na po ng plastic. Okay. Tapos na namin dumami, tatali na namin yan. Itatapon namin ngayon sa basuran. Ano ho yung hirap nang walang sariling sira? Ma'am, mahirap talaga. Wala kami magagawa, wala kami masalahan na iba. Nagtiis na lang kami dito. Nandito sa taas yung bahay nila Aling Bebe. Bale, yung bahay kasi na to, nasa ilalim na ng tulay. Mababa yung, ano, yung ceiling. Tapos pag nandun ka, talagang maririnig mo yung mga sasakyan at saka yung mga truck na dumaraan. Para magkaroon ng pagkakakitaan, nagtitinda si Aling Bebe sa isang kariton. Ang 300 pisong kita niya rito kada araw, sapat lang para sa pangkain niya at mga apo, kaya hindi raw nila kaya ang mangupahan. Magkano ngayon ang pangupahan ng bahay? Bababa lang ang 2.5, purya ilaw, purya tubig. Magkano matitira sa akin? Minsan 100, wala rin. Hindi kaya mangupahan, ganyan lang tindahan mo. Maging ang mga apo at ibang bata sa lugar ni Aling Bebe, ganitong pamumuhay na ang kinamulatan. Magkamasakit ng tiyan, kasi kailangan ng dumumi. Anong ginagawa niyo? Maghahanap po ng plastic. Maghahanap pa ng plastic. Pagkatapos, pag may plastic na, maghahanap po kami ng pwesto. Saan yung pwesto? Hanap-hanap lang po kami. Bakit minsan nagbabayad na lang? Kasi po, para hindi po nakakaya sa tao. Para hindi kami mahirapan sa plastic. Sa cellphone video na ito, makikita ang ilang kabahayan na inanod ng malakas na agos ng dagat sa Isla Puting Bato. Ang ilang mga residente, sinubukan pang pigilan ang pagkalas ng ilang bahagi ng kanilang bahay. Lahat ng bahay na ito, walang sariling banyo o mapupwestuhan kapag kailangang maligo o dumumi. Ang nag-iisa nilang common na palikuran na damay sa inanod ng mga kabahayan. Isa sa mga nakatira rito, si Mang Eduardo Pamor. Ay, hindi nga makayanan talaga. Bigla na lang, kaya naabutan nga ako doon. No? Natabunan din ako, tabunan ako sa kanto. Sabi ko sa kanila, huwag na talaga kayo dyan babalik. Bukod sa pangamba para sa kanilang kaligtasan sa dagat, ang sakit na maaaring makuha sa paligid sa kawalan ng banyo ang inaalala ni Eduardo. Pagka ang hangin manggaling doon, maamoy mo dito kasi diyan mga iba diyan nag-iihi, nagdudumi. Madalas lang kasi kanilang nararamdaman, ma'am, yung mga ano, yung masakit ang tiyan, yun, tapos yung masakit yung ano nila, ulo nila. Ipinakita rin ni Eduardo ang nagsisilbi nila ngayong banyo. Isang pawid lang ng plywood ang nakayanan niyang bilhin para matakluban daw siya habang nagbabanyo. Ganyan ang purma, nandito ka. Awa, kano pa yan? Nakaganon ka. Itatago mo na yung sarili mo. Parang ganon po yun. Eh, parang wala namang matutungtungan na maayos doon. Eh, babalanse ka pa. Oo, babalanse ka kasi bato nga ulam yan. Ganyan.
Nakakadagdag ba yun sa... Yung kawalan ba ng parang dignity? Yun, parang ganun po mga anak. Hindi mo malaman sa sarili mo kung yung gagawin sa sarili mo. Makakahiya talaga. Hindi yung katulad talaga yung CR nga disinting CR nga ano. Medyo maganda. Ayon sa UNICEF, nasa 4.4 bilyong tao sa buong mundo ang walang sariling palikuran. Dito sa Pilipinas, nasa 50 milyong tao ang walang sariling palikuran na may sapat na sewerage treatment para sa dumi ng tao. Sa bilang na ito, nasa 24 na milyong Pilipino ang gumagamit ng unimproved o improvised na palikuran para matugunan ang tawag ng kalikasan. Ayon sa eksperto, may panganib na dulot ang kawalan ng maayos na disposal at sewerage treatments. Tulad ng ilang iba't ibang waterborne diseases. Isa sa pinaka-common cause ng problema natin sa bansa ay diarrhea. At ang problema natin sa diarrhea ay the lack of potable water, brought about also by the lack of sanitation. Nagga-gastroenteritis, ang iba nagta-typhoid fever, ang iba nagkakaroon ng cholera. Number two problem ninyan, it will deter economic progress. Pagka ang palikuran mo ay hindi maganda, that tells about poverty. Part of that is paglalagay ng tamang pondo para sa Department of Health at ilaan sila in partnership with the DILG on how we can provide palikuran. Ang Department of Health naman minsan ang tinarget ang 100% toilet coverage sa buong bansa bago mag 2022. Malinaw na hindi ito natupad. Kailangan ng bawat isa sa atin ng maayos na banyo o palikuran. Kaya naman sana, mas pagtuunan na ng pansin ng gobyerno ang tila tinanggap na lang na sitwasyon ng marami nating kababayan. Hindi lang upang mapigilan ang pagkalat ng anumang sakit sa isang komunidad, kundi para maibigay sa kanila isang simpleng karapatan at manatili ang kanilang dignidad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. October 2022, na-i-vlog pa ni Kyle ang ginawang emergency dialysis sa kanya kung saan kinailangang lagyan ng tubo ang kanyang leeg. Sobrang hirap nun. Tapos nga yung after nung dialysis niya, yung mga seizures niya, na ilang beses siyang lumaban, na akala ko mawawala na ako ng anak. Para madugtungan ang buhay ni Kyle, kailangan ngayon ng kidney donor. Walang kapatid si Kyle, ang tatay niya. Hindi naman nag-match sa kanya, kaya hindi rin pwedeng maging donor. Ang nag-iisa lang sana na pwedeng mag-donate ng kidney ang kanyang inang si Beth. Sa kasamang palad, may sakit sa puso si Beth, kaya hindi rin siya pasadong maging donor. Sa buong buhay ko, iyon yung pinakamasakit na iyak ko. Kasi alam ko yung haharapin naming hirap. Yung nilagyan na siya ng tubo sa leeg, umpisa na yun. Alam ko yung laban na mahirap. Hanggat wala pang donor, magtitiyaga si Kyle sa pagdadialysis. Bukod sa hirap ng katawan, masakit din sa bulsa ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Libre man ang ilang session ng hemodialysis dahil sa PhilHealth, gumagastos pa rin sila Kyle ng mahigit 2,000 kada session para sa mga gamot at ibang mga pangangailangan. Ang dialyzer na ginagamit sa bawat dialysis, nasa 1,000 hanggang 1,200 ang presyo. Bukod pa yan sa mga check-up, gamot at laboratories. Ito po issue sa puso niya kasi nagkaroon siya ng cardiomyopathy. Ito sa puso niya din. Tapos ito is phosphorus binder para hindi siya mag-phosphorus sa katawan kasi hindi na kaya nag-filter ng kidneys. Wala na nga sa kidneys. So ito nabicolol para sa blood pressure niya. Ito vitamin B para sa veins niya. May narinig nga po akong kasabihan eh. Sa pagdadialysis, walang mahirap, walang mayaman. Papahirapin ka ng pagdadialysis. Napakagastos po. Siguro po ngayon, hindi ko na po nakukompute eh. Maintenance niya in 1 month is around 35,000. Mabuti na lang daw
at mayroong mga kaanak na tumutulong sa mag-ina sa gasusin. Hindi po ako makapag-work kasi hindi naman po siya pwedeng iwan basta-basta. Tulong-tulong na lang po ang pamilya at mga kaibigan. Dahil sa dumadaming kaso ng chronic kidney disease sa Pilipinas, itinaas ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga pasyenteng may ganitong klase ng sakit. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagtaas sa mga nagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD sa bansa. Ngayong taon, itinaas ang libreng hemodialysis session sa 156 mula sa dating 90 sessions kada taon. Pero ang problema, kulang naman ang mga accredited dialysis center lalo na sa Visayas at Mindanao. Meron po tayong 581 na accredited freestanding dialysis centers or clinics nationwide. Around 54% ay nasa Luzon at 21% ay nasa Metro Manila or NCR. All over the countries, it's not sapat. There are areas na kulang pa rin. Some of the provinces, they have to travel mga 6 hours to go to a dialysis center. No? Eh, pabalik pa. No? And you do that 3 times a week. Mahirap yun, no? Sa buong Visayas, meron lang 74 na PhilHealth accredited dialysis clinics. Sa Mindanao naman, meron lang 65 na clinic ang accredited ng PhilHealth. Kaya ang mga pasyente sa ibang probinsya, dumarayo pa rin sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para magpagamot. Tulad ng 26 years old na si Shirley na mula sa probinsya ng Biliran. 2017, nang ma-diagnose si Shirley na may chronic kidney disease o CKD. Namanas ka saan? Sa legs? Dito sa paa lang. Ah, sa paa lang talaga? Oo, mm-hmm. Tapos nung time... First time mo ma-experience yun, na namanas kang gano'n? Mm-hmm. Mm-hmm. As in, manas na manas? Oo, yung talagang ano, kapag igaganon mo. Lumulubog? Lumulubog, hindi bumabalik agad. Ang patest, yun nga, sabi ng mga nag-test doon, mga doctor doon na ano sa isang clinic na chronic kidney disease daw. Mula Biliran, kailangang bumiyahe ni Shirley ng nasa 3-4 na oras papuntang Ormoc at kung minsan sa Tacloban City sa tuwing magpapatingin sa doktor. Pupunta ka pa saan dapat para makapagpa-treatment? Ay, ka-Ormoc pa. Ormoc or Tacloban, pero sa Ormoc ako pumunta nung time yun. Gano'ng kalayo yun mula Biliran? Nasa 3-4 hours biyahe. So kapag may sakit yung isang tao doon, kailangan niya pang tumabel, may ibang hindi na nakakaabot. Sa ospital, sa Ormoc o sa Tacloban? Kasi nga sa may mga sakit na hindi na ma-accommodate ng aming ospital sa Biliran. Dahil sa pagkakasakit, natigil sa pag-aaral si Shirley. Graduating college student na sana siya ngayon. Para mas matutukan ang pagpapagamot, nagdesisyon si Shirley na pumunta sa Maynila para magpatingin sa NKTI. Sa ngayon, kasama ni Shirley ang kanyang ate na nangungupahan sa Malabon. Sila yung halos talaga lahat na nagsusupport. Kapag hindi na nila kaya, makita nila hindi nila kaya, hingi sila ng tulong financially sa mga taong malapit din sa amin. Peritoneal dialysis ang napili ni Shirley na klase ng dialysis. Ang peritoneal dialysis ay isang opsyon na binibigay sa pasyenteng may chronic kidney disease na ginagamitan ng PD solutions para i-filter ang dugo at ang solution na ito ay dinadaan sa lining ng tiyan natin na tinatawag na peritoneum. Ito po ay maaaring gawin sa bahay lang. Merong isang tao na tumutulong nung bago pa lang kami dito, kailangan ko magpa-emergency. Dialysis patient din siya. Tapos nag-ganito, na-type ng dialysis. Then, siya nag-recommend sa amin. Anong ginagawa natin yung solution? Yun, naglilinis siya ng katawan namin. So, ito yung ano niya, components. Palang mo lang tubig, pero... Pumapasok sa sistema mo yan. Itong solution na to. Kada 6 na oras, kailangang mag-peritoneal dialysis si Shirley. So, Shirley, dito nakasalalay yung buhay mo. Mm-hmm. No? Kasi pag na-miss mo to,
itong ginagawa mo araw-araw? Ano, wala akong intoxicated na nasusuka ako, nahihilo. Dalawang beses sa loob ng isang buwan, kumukuha si Shirley ng kahong-kahong solution mula sa isang PhilHealth contracted clinic para sa kanyang supply. Libre itong nakukuha sa ilalim ng Z-Benefit Package ng PhilHealth. Malaki din pala nakukuha sa gobyerno, no? Pero yung sa sarili nyo, mga magkano? Ano, sobrang laki. Nasa higit kumulang siguro mga 40 to 50k. Kung walang libre, ha? O kung walang libre. Opo. Pero kung may libre na, mga nasa anay neto nyo? Ay, less than mga 20 na lang guro or per month. Oo. Nasa 15 to 20k. Kasama na yun yung mga check-ups ko, laboratories ko. Sa labas ng tinitirhan ni Shirley, nandito nakatabi yung kahon-kahon ng mga gamot na kailangan niya para sa pang-araw-araw na gamutan. Pero alam niyo ba na itong apat na kahon na ito, sapat lang para sa 7 to 8 days na gamutan. Ayon sa PhilHealth, malaki na rin ang itinaas ng benepisyong nakukuha ng mga pasyente na may chronic kidney disease kumpara noong mga nakarang taon. Isa ang hemodialysis sa may pinakamataas na insurance claims mula sa budget ng PhilHealth. For the year 2022, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 17.3 billion no? pesos for hemodialysis claims alone. Pero para sa isang sakit na lifetime ang gamutan, problema pa rin ang access ng publiko sa benepisyong medikal. In metropolitan areas, marami. We have a lot and I think it's enough in major metropolitan areas. There are some areas na wala talagang dialysis. Baka konti lang doon, kaya hindi profitable. But humanitarian reason, it is still good. Ang biro nga ng ilan, mamamatay ka sa mahal ng pagpapagamot, hindi dahil sa sakit. Sa panghabang buhay na kondisyon tulad ng chronic kidney disease, bukod sa hirap ng katawan, sakit sa bulsa ang kailangan tugunan para patuloy na madugtungan ng kanilang mga buhay. Ako si Jun Veneracion. At ito ang Reporter's Notebook.